makikita nyo, mas malaki yung panel gauge niya compare kay NMAX na bilog lang. So guys, maraming magtatanong sa akin dyan, mga katagumpay, kung advisable ba si Aerox sa mga ang height ay 5'4". Yes! Ito lang yung hindi ko nagustuhan si Aerox. Mga ba niya, honest review tayo dito, mga katagumpay. Hindi lang. So what's up mga katagumpay? Welcome back to my YouTube channel na naman. This is your man, JTV again. At pag-uusapan natin ngayon mga katagumpay, ang dalawang namamayagpag sa Scoot, ang NMAX at ang Aerox na 155cc. At unang-una, nagpapasalamat muna ako sa inyo mga katagumpay sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Alright, so ngayon pag-uusapan natin, dahil alam ko marami sa inyo ang naguguluhan kung ano ang bibilhin nyo na Scoot, kung NMAX ba or Aerox. Alright, so magpapasalamat muna tayo sa nagpahiram ng Aerox natin. Ngayon nakasama natin ngayon na glossy blue at silver na si paring Kim. Ayan, nagbibideo siya. Mamaya papakita ko siya sa inyo. At simulan na natin. So guys, kung naguguluhan kayo, wala naman kayong masyadong iisipin sa Scoot, at bigyan ko lang kayo mga katagumpay ng konting kaalaman. Si Aerox ay, kung hindi nyo alam, nagsimula siya sa Europe, alright, ng 1977. Sila ang unang naglabas ng Aerox 50cc at hanggang sa 100cc. Pero nung nakarating na siya sa Southeast tulad ng Thailand, naglabas na sila ng 155cc na tulad nito. Ayan na yun. Alright. So guys, sa mga magtatanong, pagkaiba naman talaga ang itsura ni NMAX at ni Aerox. Alright. Pero ang sasabihin ko sa inyo, ang pagkaka pareho nilang dalawa. Pareha silang 4 valves. 4 stroke. Single. Cylinder. Pero guys, ilalagay ko na lang sa screen yung iba pa, dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang comfortability nyo. Alright? So guys, sa pagpili ng Scoot, hindi importante minsan kung ano ang itsura at kung ano ang dapat sa inyo. Dapat alam nyo din kung ano yung magiging comfortable sa inyo at hindi kayo tumitingin sa itsura. Alright? So simulan lang natin guys. Dito natin tingnan. Okay? Kapit natin yung camera. Kung mapapansin nyo, sa mukha pa lang, dito ko kaya sa fairings ng Aerox, dahil kung makikita nyo guys, mas pogi siya dito kay NMAX. Pero guys, kung mapapansin nyo dito kasi kay Aerox, siya ay LED lights na. Pero kay NMAX, kung makikita nyo, ay bulb siya. Pero mas maraming pumipili ng bulb dahil mas madaling i-customize yung kulay. Pero hindi ganun ka-advisable yun. Alright? So guys, tingin tayo dito naman sa panel gauge. Dito tayo sa panel gauge. Buksan natin yung panel gauge. Okay? Buksan natin yung panel gauge. Alright? Kung makikita nyo, mas malaki yung panel gauge niya compare kay NMAX na bilog lang. Tingnan natin. Pare dito. Naki NMAX na bilog lang. Ayan, bubuksan natin. Bilog lang yung panel gauge niya. Pero pareha silang digital. Mas malawak lang itong kay Aerox. Alright? So, tingnan natin. Check natin, buksan natin yung box niya, mga tol. Ayan. Alright. Ang box niya, ilang liters ba itong box natin pala? Mga, andito yan eh. Ang liters niya ay... Okay. 5 liters siya. Ito. Itong sa Aerox. Alright. Tapos, check din natin mga katagumpay. Ang isa pang advantage pala, mga katagumpay, ni NMAX ay, kung mapapansin nyo,
ang gas liter niya ay 6.6. Yun ang advantage ni NMAX. Pero itong si Aerox, ang disadvantage niya ay 4.6 lang siya. Okay, so doon sa part na yon medyo lamang si NMAX dahil mas maraming gas at mas maraming syempre mas malayo pala yung rides. Alright, so yun lang. Tapos guys, kung mapapansin nyo dito, nagpalit na yung tropa ko. Hindi to kasama dun sa default nito ah. Pero nagpalit na yung tropa ko ng JBT na pipe na nagkocost ng magkano to pre? 4.6. Alright, 4.6 na JBT pipe. Tsaka itong RCB niya na na mugs. Alright? So tingnan natin paano dito mga katagumpay. Papakita ko sa inyo naman kay NMAX mga katagumpay. Itong lagayan niya. Alright, halos the same lang mga tol. Pakita natin. Kasha. Pakita mo to pare. Kasha. Kasha ang isang full face helmet dito. Okay? Kasha yan guys. Mapapansin nyo. Tsaka dito kay Kasha dito, diba? Isang full face. Kasha dito kay Aerox. Okay? Buksan natin. Nga pala, pag bubuksan nyo mga katagumpay, itong si Aerox, kung bubuksan nyo, i-click nyo lang ito, okay, sa open, tapos push nyo lang yung button at magbubuksan siya. Kasha din dito mga katagumpay ang isang full face helmet. Okay, isang full face lang tsaka isang half face, hindi pwede magsabay mga katagumpay. Alright, yun lang. So balik ko muna ito kay Aerox mga tol. Marami nagsasabi na mas maporma si Aerox kesa kay NMAX. Totoo yun, mas maporma talaga si Aerox kaysa kay NMAX. Pero ayoko maging bias dahil yung comfortability ang pinag-uusapan natin dito mga katagumpay. Tulad nyo, papakita ko sa inyo. Sasakyan ko to si NMAX. Okay? Sasakyan ko to si NMAX. Ito yung sinasabi ko mga katagumpay. Alright? Yung footrest niya, okay? Kapag long ride, yung footrest natin, kapag long ride, kapag kapagod ka na, pwede mong ilipat dito. Alright? Ilipat dito kapag pagod ka na. Palipat-lipat siya. Yun ang advantage mga katagumpay ni NMAX. Pero dito kay Aerox, yun ang medyo disadvantage niya. Kung napapansin nyo, kung makikita nyo yung mga 125 na Neo Soul, same lang siya nito. Okay, ito lang siya standard, ito lang siya, wala na kayong ibang babaguhin. Okay, ito lang yung pinaka hindi ko nagustuhan kay Aerox. Mapapansin nyo, honest review tayo dito mga katagumpay. Yun lang. Okay? Yun lang. Oh, wala na. Pero dito, pwede rin. Pwede rin ba dito? Oh, pwede rin. Layo pwede na. Pwede rin, okay? So guys, maraming magtatanong sa akin dyan, mga katagumpay, kung advisable ba si Aerox sa mga ang height ay 5'4". Yes! Advisable siya. Yung tiptoe, ayan, sinasabi ko sa inyo, yung tiptoe. Pag tiptoe, okay pa yon. Kapag naka-tiptoe kayo, okay pa yon. Pero kung hindi nyo naabot, hindi na okay yon. Pero may nakapagsabi sa atin mga katagumpay si Red Sweet Potato na okay lang mag-customize ng Aerox. Pwede nyong pababaan yung shock ng konti na siguro mga 0.5 inch, tsaka yung shock nyo sa likod pwede nyong pababasan kung ang height nyo ay 5'4 pababa. Okay? So yun ang advantage. Mas ma si NMAX naman mga katagumpay, medyo mababa siya ng konti, kaya pwede siya sa mga 5'4 pababa. Okay, kasi si Aerox, medyo mataas siya ng konti dito kay NMAX. Okay? So lagi ko sinasabi na nasa inyo pa rin ang decision mga katagumpay kung ano ang bibili niyo sa dalawa. Alright? Ihuli niyo na yung mas maganda yung itsura nito kaysa dito. Lagi niyo alalahanin yung comfortability niyo sa pagpili ng motor. Sa inyo sa windshield, advantage ni NMAX sa windshield, pwede tayong maglagay ng dito, may mas mataas pa dito, siguro mga yung tig 13 inch yung pinakamalaki nito. Kasi ito nasa 10 inch lang, yung 13 inch hanggang dun lang. Alright? Tsaka ang windshield nito mga katagumpay, kay NMAX, pwede nyo siyang lagyan ng ganito kalaking windshield. Okay? Ang windshield mga katagumpay, makakatulong siya sa dust o kahit ano man na pwede sumalpok sa inyo or sa ulan. Okay? Yun ang advantage ni NMAX. Pwedeng hindi mabasa yung gamit nyo o yung damit nyo. Yun ang advantage ng ito ni NMAX. Okay? Ganun kalaki, ganun ka-wide yung windshield nya compared nyo dito. Okay? So, sa upuan naman mga katagumpay,
dito sa seat niya. Kapag gawa ni Yamaha, walang problema. Sobrang quality ng upuan niya. Sa pusa, walang magagawa pusa dito kasi sobrang quality ng upuan niya. Gawang NMAX, gawang Yamaha. Alright, same din dito. Gawang Yamaha, pag gawang Yamaha, solid. Okay, so isa pang papaliwanag ko mga katagumpay, wala tayong dapat pag-usapan regarding sa makina dahil same silang Yamaha. Okay? Same Yamaha tayo. Ibig sabihin, itsura lang ang pinag-uusapan, may konting advantage at disadvantage, kayo pa rin ang mamimili. Alright? So, ilalagay ko na lang sa description mga katagumpay yung iba pang details sa screen para makita nyo yung RPM ng bawat isa dahil hindi natin makapaliwanag dito. Sobrang komplikado nun at basic lang sa pairings at dito pala mga katagumpay, madagdag ko bago tayo makaalis. Dito sa likod pala, tol. Ayan, pakita natin. Yung valve type yung sa NMAX, yung dalawang gilid niya. Alright, tapos LED to, itong gitna niya. Yung pinaka-signal light niya, bulb to. So, pwedeng i-customize pero sinasabi ko sa inyo, hindi siya advisable. Alright? Ito, LED light yung sa brake system niya. Okay? Dito naman sa Aerox mga katagumpay, kung makikita nyo, ayan, bulb type din, kaya lang, nakihiwalay to, itong dalawa niya. Okay? Itong signal light niya, nakihiwalay. Okay? Dito sa signal ng brake niya. Pero, ito ay LED light din. Okay? So, medyo manipis lang mga katagumpay yung puwitan nito ni Aerox. Kung makikita nyo, medyo parang pamukha siya ng ibon compared dito kay NMAX. Kung makikita nyo, compared dito kay NMAX, ayan, medyo bulky type siya na malapad. Alright? Kung makikita nyo, ayan, medyo malapad siya. Tapos sa fairings naman dito sa side panel niya, yung fairings niya, medyo maangas yung kay Aerox. Lagi ko sasabihin sa inyo, maangas siyang tingnan. Kasi mas marami siyang edges dito. Okay? Alright? Marami siyang edges dito. Compared kay NMAX, flat lang siya. Okay? Flat lang. Flat lang yung kay NMAX. Okay? So mga katagumpay, dahil naka NMAX tayo, susubukan natin yung yung comfortability nitong NMAX. Kung matagtag ba siya o hindi. Okay? Andito lang tayo sa flat. Okay? Titingnan ko lang kung anong pakiramdam ng naka Aerox. First time ko mga katagumpay nagagamit nito at sasabihin ko sa inyo yung review ko. Okay? Check natin, kahit pabalik-balik lang tayo. Naman siya mga katagumpay, kaya lang nanibago ko medyo yung hawak ko sa manibela niya medyo makipot para sa akin, style pang racing talaga, siguro yun ang isang dahilan kung bakit pinangkakarera ng iba ang Aerox, pero okay siya overall, mabilis malakas sumatak dahil nga siguro full verb siya, tapos medyo komportable ako dahil alam ko yung distansya nung nasa unahan ko, hindi tulad ng NMAX, medyo malayo. Kaya mas malaki yung allowance namin palagi doon sa kaharap namin. Dito, mas komportable ako magmabilis kaysa kahit traffic, yung makikita nyo yung traffic. Dahil alam ko yung space, kita ko yung space eh. Kasi sa NMAX, kung mapansin nyo mga katagumpay, kay NMAX, kapag hinawakan ko, kapag sinakyan ko, masyadong malayo. Okay, ganun ito. Ganito yung dibdib ko, medyo malayo. Kaya hindi ko tanja yung nasa unahan ko kung ganong kalayo yung dapat kong bigay na space. Okay? Kaya mas malaki yung kailangan namin ibigay na space na allowance bago kami tumigil. Pero dito kay Aerox, yun ang isang advantage niya. Mas malapit, okay? Yung fairing siya sa mukha, mas kita ko. Kaya mas okay siya kapag magbibigay ako ng allowance kapag traffic. Alright? Tsaka kung merong mga sasalubong sa akin sa daan. So yun, maraming salamat paring Kim sa pagbigay sa akin ng
short review dito sa Aero. Kadagdag ko, meron ng bagong labas ngayon na ABS system ang equipped na Yamaha NMAX. Meron na rin silang keyless. Okay, meron na rin silang keyless. Kaya lang, hindi kasi keyless to, tsaka ng ABS. Siguro maghahanap tayo ng merong keyless na ABS ng Aerox. Kung meron man tayo mga kashot, hihingi tayo ng tulong sa kanila para ma-review nila to. Alright, so maraming salamat mga katagumpay. Right? So yun lang mga katagumpay. Wala naman tayo masyadong i-review dito. At laging ride safe. Ingat kayo palagi. At sana nag-enjoy kayo sa video na to. At nasa sa inyo pa rin kung anong pipiliin nyo. At magpapaalam na tayo. Papakilala ko na si paring Kim. Pare Kim! Salamat! Okay, wala ka bang shoutout? Oo, wala naman. Subscribe lang, JTV. Siya yung may-ari nitong magandang Aerox natin. Ayan, siya may-ari niyan. Nakita natin siya. Buti pinayagan tayo ni paring Kim na mapaunlakan yung ating imbitasyon para makita yung kanyang Aerox. Actually, hindi na kasi default to eh. Marami na siya napalitan yung pinakita ko kanina. Ayan, yung JBT na yan. Tsaka ito, ayan. Yung mugs niya. Sobrang solid, tol. Salamat. Okay, God bless sa'yo. Ride safe palagi. Thank you, tol. Maraming salamat, mga katagumpay. At dito na ako mag-outro. At lagi kayong mag-iingat. Lagi ko sinasabi sa inyo na lahat tayo ay hindi ganun ka-perfecto. At pare-parehas tayong nag-aaral about sa motor. Kaya suportahan lang tayo. Sabihin nyo sa akin kung meron akong pagkakamali dito sa video ko. I-comment nyo lang sa baba. At suggestions nyo, kung meron pa kayong ibang gustong sabihin sa mga katagumpay natin, mag-suggest kayo sa baba. I-comment nyo kung ano po yung mga dapat nilang malaman dito sa dalawa kung meron man ako nakalimutan. Alright? So maraming salamat. At hanggang dito na lamang. Click mo na yung subscribe button. Paring Kim, ikaw na nga mag-peace out. This is your man, JTV again. Hingang malalim and peace out! Yeah.